So you see, I was mostly playing in the same positions, but I was changing scales each time a chord changed. And I totally understand if you don't know all the shit. Yo, Cycling Chef! Magandang araw po sa inyong lahat. Meron lang akong gustong i-share dito sa aking YouTube channel. Mahigit 4 weeks ago, nagkaroon ako ng fracture sa aking left wrist. So, nasimento po yung aking left wrist. So, ito na po siya. So, exactly 4 weeks and 3 days, tinanggal ko na po yung simento. Tinanggal ko siya by myself with the help of my son. With the advice of a doctor, no? Hindi ko naman siya basta tinanggal na lang. So, nagtanong din ako sa may mga medical practitioners. I do it by myself at home para lang hindi na magkaroon ng risk na pumunta pa ako sa hospital dahil alam niyo naman yung panahon po natin ngayon. So, 2 weeks ago, binawasan ko muna yung cast. Kasi nung ilagay ito, nung na-fracture yung left wrist ko, hanggang dito siya sa above ng aking elbow. So for mobility purposes, after 2 weeks, since sabi nung doktor ko, babawasan din naman, ako na rin po yung nagtanggal. I'll put the link at the description down below, DIY sa loob ng bahay. Ngayon, isishare ko din po sa YouTube channel ko kung paano magtanggal ng cast DIY. Kasi nag-search po ako sa YouTube kung paano magtanggal ng cast sa loob ng bahay. Lalo na sa panahon po natin ngayon, I think magkakaroon pa ng risk na kung pupunta pa tayo sa hospital, kung kaya naman po natin gawin. At syempre, disclaimer, merong advice ng ating doktor, no? Nakita ko sa YouTube channel, merong ilang mga videos doon na shinare nila kung paano tinanggal yung cast. Yung isa, meron ako napanood, yung mother tinanggal yung cast ng kanyang anak. Ang ginagawa niya, pinukupok niya ng malakas hanggang sa mag-crack, tapos pinwersa niyang tanggalin yung cast ng kanyang anak. Meron naman ako napanood, nilagay niya sa tubig hanggang sa lumambot, saka niya ginupet. Well, para sa akin, ano po, ito yung naisip ko na one of the safest na dapat mong gawin kung kayo ang magtatanggal ng cast sa inyong wrist. So, gusto ko lamang pong i-share. Again, hindi po ako expert, hindi po ako professional, lalo na kung pag-uusapan ay medicine, no? I just take the risk kasi ayoko naman pumunta na ng hospital. Before ko naman pong gawin, I called the doctor. Tumawag ako sa doktor. In-explain ko sa kanya yung situation ko dahil nga na nasa home quarantine. Kaya napapayag ko siya na gawin yun. Pero he made me promise na maggagamit ako ng splint or gagamit ako ng wrist support kapag ka matutulog or kapag ka just for the sake of mobility, kailangan maglagay pa rin ako ng splint. Since wala pa po yung pinabili kong wrist support, ito muna ang ginagamit ko. So I did put a plastic yung aking knife cover. Ilagay ko siya, tapos I did use my necktie. Ayan. So, tapos tinape ko siya ng masking tape for stability. Safe na safe po siya. Kasi sabi ng doktor, maglagay pa rin ako nito for the sake of hindi ko pa rin masyadong magagalaw yung left wrist ko. Ngayon, kaya naman siya pumayag kasi ang explanation ko sa kanya, wala naman akong masyadong pain na nararamdaman maliban sa konting discomfort at saka yung range of motion hindi pa siya ganun kaganda. Pero ang sabi ko po kasi sa kanya, gustong gusto ko nang magwash ng hand kasi sa panahon natin ngayon napakahalaga ng makapagugas tayo ng kamay. So again, bago nyo gawin ito, kung nasa you're at the same situation like me,
Tanong nyo muna sa inyong mga doktor bago nyo po gamit. Gusto ko lang i-share para at least may idea po kayo, mga kaibigan. Okay, panoorin nyo po ang video nito. So at first, you can really just focus on the positions you're doing. So the shapes I was playing were C flat minor, A major, which you can see as the same as F sharp minor. The next shape was E flat minor. Papa! Dandan, bubuka muna siya. Dandan lang ha. Hindi, dalawang kamay. Dandan. Ah! Joke lang. Gi, dito rito. Hindi kasi gumagana yung gunting mo eh. Okay. Bukas na siya. I'm like, you just told me for 3 days I don't have the virus. They said, well, we don't know what to do. I said, well, what's next? Dandan lang lang. They basically said, pray. Oh, sige, kunti na lang. Dito. Dito. There's nothing we can do. We have no treatment. There's nothing we can give you. Okay. It's your body. Your body has to die. Hindi ko matatanggal. Yung ano yung... Hindi, huwag na, okay na. Tumatira-tira na po. O sige. Okay. Ay, salamat sa Diyos. Tanggal ko na po yung cast doon sa aking left arm. And the good news is, naugasan ko ng mabuti ang aking arms at ang aking kamay. Pero syempre, yung mobility niya,
at yung range of motion hindi pa siya ganun ka ganda. So I still have to wear this or lagyan ng splint at gumamit ako ng necktie para lang maging stable yung arms ko, especially pag matutulog ako. Tapos isa pa, habang wala yung pinabili kong arm brace o arm wrist support, ito muna ang gagamitin ko, mga kaibigan, mga kapadyak. Ngayon, bakit ko tinanggal? The only reason kaya tinanggal ko na siya is the pain is not there anymore, pero meron pa rin konting discomfort at saka yung range of motion hindi pa rin ganun pa okay. So kailangan pa ng siguro additional week bago natin magawa yung range of motion therapy dun sa wrist. Pero sa fingers, nag-start na po tayo. Ngayon, the only reason kaya ako tinanggal kasi for hygiene purposes. Para lang maugasan ko yung aking kamay. Lalo na nowadays, napaka-importante ng paghuhugas ng kamay. Isa sa key of survival against this virus, against this pandemic, eh yung lagi tayong makapaghugas ng ating mga kamay. Sige, yan muna mga kaibigan, mga kapadyak. Magandang gabi po sa inyo. This is The Cycling Chef.